Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies ng inyong love life ngayong May 2024. Ayan, so para sa mga single at in a relationship. So, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Sagittarius, let's see what's up. So, inahin natin mga in a relationship. The Lovers, Eight of Swords. Okay. So, there's some sort of internal problem sa inyo, no? Pwedeng hindi nyo sinasabi or pinapakita na meron kayong issue sa isa't isa. Oo, yung tipong some of you pwedeng you are showing to people na you are okay, pero merong struggle sa relationship. Oo, pwedeng meron ditong competition between the two of you, no? Kung sinong mas magaling, kung sinong mas malaki sweldo, kung sinong mas parang may power struggle. And also, I don't know, maaring meron kayong mga itinatagong galit sa isa't isa. Ito yung tipong naipon, iniipon nyo lang, no? Na akala nyo okay lang kasi hindi nyo na binibring up. Pero sa totoo lang, naiipon siya. So, eventually, pwede yung maging dahilan para pagsimula ng malaking away. So, kung kayo ay nasa ganitong situation, mas maganda na maging open kayo sa isa't isa. I-discuss nyo, no, na yung tipong maayos yung condition ninyo pareho na hindi walang pagod, walang gutom, or walang ano, kumbaga nasa mood. Oo. Mahirap naman na, uy, mag-usap tayo pero pagod siya, tipong galing sa work. Kumbaga mag-set kayo ng oras, panahon na yun lang talagang aayusin nyo kung gusto nyo maayos ng relationship. Kasi nandun na sa point, pwedeng yung isa sa inyo nandun na sa point na nag-iisip na siya kung magsistay siya sa relationship o hindi. Although, nandun yung love, mahal niyo yung isa't isa, yung iba committed kayo sa isa't isa, pero you'll never know kasi pwedeng, ang iba kasi, yung frustration nila, ginagamit nila sa ibang bagay . No? Like, for example, naiinis sila sa kanilang partner, pero hindi nila pinapakita yan. Tapos, yung way nila para to get even, para makaganti, is gagawa ng mga bagay behind their back. No, nang hindi ipapaalam, let's say magkakaroon ng fling or you know, side chick or side person sa buhay nila na hindi pinapaalam kasi kumbaga sa kanila doon sila nakakaramdam ng parang satisfaction na nakaganti ako sa iyo or what nang hindi mo alam. So parang sa kanila okay na 'yon na ganong situation kahit na may problema kayo na hindi nyo naman talaga pinag-uusapan. You get what I mean? Let's see. Fourth house. Possible some of you are already married. Nagsasama na kayo sa isang bahay. Diba? Mercury communication. Napaka-importante ng pakikipag-usap. Yung iba ayaw naman makipag-usap o Capricorn energy, meron talaga ritong medyo mataas ang tingin sa kanyang sarili na siya ang in control of the relationship. Mahirap 'yan kasi kung hindi aware yung isa na naiinis na pala yung isa. Actually, if you are really connected sa isa't isa, like deeply connected,
magiging sensitive kayo sa nararamdaman ng bawat isa, 'di ba? Alam niyo agad kung naiinis yung person mo, alam mo agad kung masama loob niya, napikon siya. So from there, you have to, you know, it's either bigyan mo muna ng oras at panahon. Depende sa ano 'yan eh. Lalim ng problema. Pwedeng bigyan mo muna ng a few hours, no? Or pwede namang agad-agad mag-sorry ka kapag na-realize mo na ikaw yung may mali. Let's see what else. Self-love. Self-care. Trust. Yes. Importante tiwala sa person. Potential. And expression. Yes. Ito yung nabanggit ko sa inyo kanina. You have to express your feelings. Kung galit ka, sabihin mo. Diba? Para ma-resolve nyo agad yung problema right there and there. Diba? And also, take care of yourself. Kung sa tingin mo naman na papabayaan mo na yung sarili mo dahil sa pag-iintindi sa person mo, then you deserve to focus on yourself, to take care of yourself. Although, itong relationship naman na to may potential na maging maayos, no? So, importante lang dyan, you know how to communicate kapag merong mga bagay na hindi mo nagugustuhan sa person mo. And ganun din siya, sabihin mo rin sa kanya na ganun din siya dapat para hindi siya nagpa-pile up, hindi dumadami yung sama ng loob na itinatago lang. Okay, so that's the reading for in a relationship. Now, let's go naman sa mga single na Sagittarius. Ibig sabihin yan, wala kayong commitment sa isang tao ngayon. But pwedeng meron kayong kausap, pa-chat, situationship. Let's see what's coming sa mga single na Sagittarius ngayong May 2024. Five of Wands. Okay, yung iba umiiwas sa ano. Maaring merong nagkakaroon ng interest sa inyo pero iniiwasan nyo talaga. You are, pwedeng kaibigan. Nagpapakita ng interest kaya lang pwedeng hindi niya siya gusto or hindi kayo interesado sa kanya. Pwedeng meron kayong hinihintay. Iba yung gusto nyo. Kaso yung gusto nyo, hindi pa nagpapakita ng interest sa inyo. Yun lang. Diba? Fifth house, passion. Yes, so I see you focusing on your creativity and also the child in you. I think you want to have, ano, gusto mo munang mag-enjoy. You want to have some fun. Traveling, going out with friends. Kaya lang mukhang meron na nagkakaroon ng interest sa'yo na isang kaibigan dyan. Lalo na kung lagi mo siyang kasama sa mga getaways mo. You have Uranus Revolution. Merong sudden change dito. So, pwedeng ano, merong person na bigla na lang na-realize niya na gusto ka pala niya. Oo, itong person na to, kakilala mo na to. Kaya lang, I think hindi welcoming yung pagtanggap mo sa person na to. Parang, you are, alam mo yun, medyo, kumbaga sa'yo, hindi ka pa ready. Oo, uy, teka muna, ganun. Pwedeng tong person na to, hindi pa siya financially stable, kaya parang, iniisip mo, baka maging responsibility mo lang siya in the future. Mas marami kang options ngayon. Pwedeng may iba pang involved rin sa'yo or nagugustuhan ka, pero yun nga, hindi ka gusto. Yung may gusto naman sa'yo, ayaw mo. So now, mas importante sa'yo ang sarili mo. Parang may hinihintay ka na mag-express sa'yo ng feelings eh. Kasi yung nag-express ng feelings eh hindi yun yung hinihintay mo. But you have other options. I think for some of you, mga singles na Sagittarius, hindi rin ganun kadali para sa inyo na mag-commit, no? Magko-commit lang kayo kung very supportive yung person na yon sa mga ginagawa mo and nag-e-enjoy kayo together. Pero kung hindi,
ang feeling mo ay wag na lang. But I feel like someone is going to develop a sudden feelings, no? Actually, hindi naman siya ganun ka-sudden. Siguro, in denial lang siya sa nararamdaman niya towards you. Pero, nung na-realize niya na totoo na yon, pwedeng bigla magpapahayag ng kanyang feelings. So, nasa sa'yo na yan if you will accept this. But for some of you, you are focused more on your freedom, no? Na magawa nyo muna yung gusto nyo nang walang nakikialam. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!